ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hindirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
Kahol na mga ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Asama ng Espiritu Santo sa dakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaiba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling na iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsilita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at matandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at tumawid sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanang Diyos na maging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin.
Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na bamulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Naitaas siya sa kanan ng Diyos. Tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y inyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang inyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko, ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa ang sa aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dalidaling umalis ang mga babae ng libingan.
Pinagharian sila na magkahalong takot at galaka at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagada at ninakaw ang bangkay. Sabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami na ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Mas magandang itoon natin ang ating pansin doon sa dalawang kawal sa templo. Ano ang masasabi natin tungkol sa kanila? Una, hindi sila tapat. Hindi sila honest. Hindi sila totoo sa kanilang sinabi. Tinanggap nila ang pera ng suhol. Tinagpalit nila ang katotohanan sa salapi. Nagsinungaling sila kapalit ng pera, kapalit ng suhol. Nakompromeso nila ang kanilang posisyon at kanilang dangal at integridad. Pangalawa, ipinakita nila na sila ay pabaya sa kanilang tungkulin sa pamamagitan ng pagtanggap sa mababaw na pangangatwiran. Anong sabi nila? Dumating ang kanyang mga alagad sa gabi at ninakaw siya habang siya ay natutulog. Ipinakita nila ang kanilang mga sarili na handa sila na humarap sa korte, lalo-lalo na sa korte militar noong panahong iyon. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na sila ay natutulog sa kanilang trabaho. At ang mga apostol ay ipinakita bilang mas matapang at mas matalino kaysa sa kanila. Nung panahong iyon, pinapahintulutan ng mga bantay ng templo ang kanilang sarili na gamitin
at manipulahin sila ng pera. Sa kabilang banda, ang punong saserdote sa kabila ay ginamit ang lahat mula sa kasinolingan hanggang sa panlilin lang gamit ang pera upang baluktutin ang katotohanan at itago ang katotohanan. Ang pera ang naging pinakamaginhawang paraan para magamit ang mga tao at bilhin ang katotohanan. Ang mga punong saserdote ay mga klasikong halimbawa ng mga taong ginagamit ang kanilang salapi upang masiyahan ang kanilang kasakiman at matupad ang kanilang masasamang plano. Sa kabilang banda, ang mga bantay sa templo ay kabilang sa mga taong dahil sa pera ay nagiging mahina at mahina at nakipagkompromeso o nagkukubli ng katotohanan. Ang mga babae naman sa templo, sila ay natakot, ngunit sila ay labis ang kanilang kagalakan. Bakit? Nalaman nila na si Jesus ay tapat sa kaniyang mga salita. Tunay ngang bumangon si Jesus gaya ng kaniyang sinasabi. Kaya ang unang reaksyon ng mga kababaihan ay ang ibahagi ang mabuting balita na si Jesus ay nabuhay na nagmuli. Nakumbinsi ang mga babae. Sila ay nagtiwala sa kasalita ni Jesus at hindi na kailangang magsiyasat. Hindi na kailangan magpatotoo dahil sila mismo, nakita nila mismo ang tunay na katotohanan na si Jesus ay muling nabuhay at kanilang nakadaong palad. Tinanggap nila ang salita ni Jesus at sila ay naniwala at nagpugay sa kanya. Ngayon ang Ebanghelyo ay isang aral upang maging tapat lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Ito ay ang maging tapat kay Jesus. Hindi tayo dapat kailangang bulagin ng salapi sa paggawa ng mabubuting bagay at pagsasalita para sa katotohanan. Ang mga pagbabanta ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay matakot na manindigan para kay Jesus. Ang mga pangakong material na pakikinabangan at kaaliwan ay hindi dapat magdulot sa atin na ikompromeso natin ang tunay na pananampalataya at ang ating budhi. Ang ating katapatan ay para lamang kay Jesus at para lamang sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Wala.
Minamahal ko, mga kapatid, sa gitna ng ating kagalakan, dahil sa nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay nilawalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating pangangailangan. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadaupang palad ng masayang balita ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Aba, itinalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumino nawa sa aming mga isip at puso at lalo kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang pag-aain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay mapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong
ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo na ngayong ipinagdariwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, Alleluia, makalangit na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Ang Diyos ay nalugod, Alleluia. Kanyang abang lingkod, Alleluia. Si Jesus Nazareno, Alleluia. Hari ng buong mundo, Alleluia. Ang Ama, Alleluia, sa dakila niyang gawa, Alleluia, binuhay niya si Kristo, Alleluia, ang pag-asa ng tao, Alleluia. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Jun Sascon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ika-anim ng umaga lamang. Tumalupto po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, inapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang
pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan kami maging marapat sa iyong pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa iyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maluyong na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at biniyaga, kayo naway makatambal ang mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Padre Jesus Nazareno,